Mga kapin, magandang tanghali. Magandang balita to. Nagkakabukinga na. Eh paano? Yung Photoshop artist ni nanay, kumanta na. Wala na. Inilaglag na si nanay. Sabi ko na nga ba eh. Yung mga nakikita natin na mga picture sa social media, duda talaga ako eh. Edited talaga to eh. Kasi bilang isang Photoshop artist, kasi ako Photoshop artist din po ako, alam ko po ang pagkakaiba ng edited at saka sa hindi. Ang tagal ko nagtrabaho bilang isang Photoshop artist po, 6 na taon mahigit pa yata. Kaya sabi ko, isang araw lalabas at lalabas talaga to na totoong edited to. Eh, ito na yun. Oh, may babasahin po ako dito ha. Pakinggan nyo po. Ito yung mga sinabi noong kumalas sa grupo ng hukbo ng mga Photoshop artist ni nanay. Oh, nanay! Oh, ano na? Nanay! Wala na? Bawas na yung hukbo mo? Malaki daw ang sweldo, mga kababayan. Ang tindi talaga namang garapala naman talaga itong kampo ni nanay. Garapal! Kundi maghakot, magbayad, mag-photoshop pa. Hindi na kayo nakontento. Baka gusto nyong pati si Pangulo, bayaran nyo na rin. Para i-endorso kayo. No? Ganoon na lang. Garapal! O, ito. Mula po ito sa Maharlika TV, mga kababayan ha. Ayan o. Hindi po ito Maharlika Channel. Maharlika TV po. Ito, babasahin ko po para sa inyo, ha? Ito. Lenny, may hukbo ng Photoshop artist. Sweldo, aabot ng 100,000 kada buwan. Wow, sana all. Ang laki ng sweldo. Naging Photoshop artist din ako. Ilan lang, magkano lang yung sweldo ko? Kabababa. Kulang pa nga sa bago dumating ang sweldo, ubos na. Pero ito, tiba-tiba ka dito. O nanay, kunin mo akong Photoshop artist. Tapos, sorry ka, pero ang ipo-photoshop ko yung kay Bongbong Marcos. Hindi iyo. Wala namang makukuha ang picture sa'yo. Kasi wala namang tao po. Ito, masahin ko ha. Nabuko ang ginagawang panluloko sa taong bayan ng kampo ni Lenny Robredo ng isang Photoshop artist. Ang umamin na kasama siya sa operasyon ng mga ekspertong inarkila ng kampo ng Dilawan para eritoke ang mga larawang ipinalabas o ipapalabas sa traditional at social media at palabasing maraming tao ang dumadalo sa kanilang rally. Kita nyo na mga kababayan, ang tindi ho talaga ng kanilang mga strategy. Wala kay Bongbong Marcos yan. Hindi ginagawa ng kampo ni Bongbong Marcos yan. Siguro kung may gagawa niyan, mga kababayan, ako yun. Pwede kong gawin yan. Oh, marunong ako eh. Pero wag po. Hindi po natin kailangan gawin yan. Eh, panluloko ho yan sa taong bayan. At saka, maliban sa taong bayan na niluloko po natin, isa rin po yung sarili natin. Niluloko din po natin, mga kababayan. Diba? Oh. Eto, tuloy ang basa. Base sa salaysay ni JR, hindi tunay na pangalan. Hindi niya masikmura ang mga ipinagagawa sa kanya ng kampo ni Robredo. Kaya lumantad na siya at napilitang isiwalat ang katotohanan. Oh. Sana po, Kuya JR, kung meron ka pang nalalaman, idagdag nyo na rin po, isiwalat nyo na rin po. At welcome po itong channel na ito. Meron pa akong Facebook page, pwede kayong mag-message sa akin. Ibigay mo sa akin ang mga impormasyon para ako po ang maglalabas. Ako po ang maglalantad. Ako po ang magsasampal sa pagmumukha ni nanay. No? Ito pa. Ania,
Nobyembre 2021 ay kinuha na siya ng mga leader ni Robredo, kung saan ay sinasabi sa kanyang photo editor lamang ang kanyang magiging trabaho. Okay? Subalit, sa paglipas ng panahon ay inuutusan na rin siyang mandaya at mag-manipulate na mga larawan. Tuloy. Ang sweldong tinatanggap ni JR at mga kasama para lamang sa pag-photoshop ay 70,000 hanggang 100,000 kada buwan. Aba, okay na ako sa 70,000. Tiba-tiba. Ha? Tuloy-tuloy. Malawak din umano ang kanilang operasyon dahil kahit sa Luzon, Visayas at Mindanao ay may katulad silang grupo. Aba, di, marami. Kaya naman pala, hindi nakakapagtaka bakit nagugulat ako, no, sa laging post ng Manila Bulletin at ng kung ano-ano pa. Ang daming tao. Siguro, doon din kinukuha ng mga Manila Bulletin at ng iba pa dyan yung picture na sa mga post nito mga taon to, no? Kasi, mga Photoshop artist nga. Oh, tuloy! Kadalasang ginagawa namin ay pinalalabas naming maraming tao ang dumadalo sa mga rally ni Ma'am Leni kahit hindi naman matao, para daw maraming tao ang maniniwala at sumama sa kanila, sabi niya. Oh. Ito pa. Madalas din ay pinalalabas namin na kukonti ang mga tao sa rally ni Bongbong Marcos, Manny Pacquiao, Isko Moreno at iba pang mga kalaban para daw hindi makakuha ng suporta at atensyon sa media, dagdag pa ni JR. Gita nyo itong mga to? Oh. Pero hindi po, nanay, kahit anong gawin po ninyong pandaraya, pakontiin mo niya, pakontiin yung dumadalo sa rally ni Bongbong Marcos sa pamamagitan po ng pag-i-edit ninyo sa mga picture, eh picture lang po yan. Ha? Oo, may maniniwala na kaunti, pero yung mga may alam, magdududa, kasi kita nyo naman sa kalsada pa lang ha, ang dami ng tao. Lalo na pagdating dun sa mismong entablado, mas lalong maraming tao na. Dagsa ang tao, walang artista, walang bayad, walang hakot, nanay. Hindi katulad nung sa iyong karaban, 500, may panjalibi pa. O, di ba? O, ito pa. Nagagawa umano nila ang magic. O, magic, ha? At manipulasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga screenshot mula sa kuha ng mga vloggers dahil hindi naman professional ang mga iyon. Ngayon ang akala nyo po. Oh. Eto lang ko, vlogger din ako ni BBM, pero alam ko po, doon kayo nagkakamali. Alam ko yung pagkakaiba. Okay. Tapos, idudugtong at ikukumpara namin at saka namin i-manipulate. Paliwanag niya. Aniya pa, umpisa'y mga maliliit na rally pa lang ni Robredo ang minamagic nila upang palabasin na marami ito, hanggang ginagawa na rin nilang i-photoshop ang rally ni Bongbong Marcos at palabasin rally iyon ni Robredo. Kita nyo na, yung mga picture pala ni Bongbong Marcos, kinukuha tulad nung nag-viral, di ba? Pinalitan yung doon sa kalsada, sampang lugar yun sa Manila. Yung pinakauna yata o pangalawang rally yata ni Bongbong Marcos, napakarami talaga. Andun pa nga yung mga Grab driver. Oh, angkas pa yun, angkas pala. Pati yung angkas, hindi naging blue, naging pink na rin. Kailan pa nagkaroon ng Foodpanda po yung ganon, yung pink, yung angkas blue. Ito talaga naman. Oh, ito. Yung rally po ni na Marcos sa Unity Ride, Yung rally po ni na Marcos sa Unity Ride yata yon ang tawag nila doon.
grupo po namin iyon na nabas po kami ng husto doon ni Ani Jun, sabi ni Junior. Itinagdag ni Junior na noong unang mabas sila dahil sa pag-photoshop sa ilang unity ride ni Bongbong Marcos ay nakaramdam na siya ng takot kasi alam niya na sa sobrang dami na supporters ng unity team. Okay, ito pa. At habang tumatagal at tumarami ang mga maling pinagagawa sa kanila ay lalo siyang natatakot para sa kanyang sarili at pamilya. Idinagdag pa niya na ang madalas nilang ginagawa ngayon ay mag-drone shot, kunwari puno ng tao ang rally, pero yun pala ay puro pink na lobo lang yun. alam po namin yun. Alam ba, sombrero pa nga. may mannequin pa nga. ito pa. Pakiramdam ko, bukod sa ipapahamak kami sa mga pinagagawa sa amin, parang pakiramdam ko ay ipapatay ako ng mga kita nyo na? Ng mga dilawan, kaya gusto ko nang kumala sa kanila. Wala wika pa niya. Ayan, sabi niya. Sabi ni JR na marami silang mga eksperto sa pag-photoshop na kinuha ng kampo ni Robredo. Lahat sila ay may kanya-kanyang umanong task at assignment. Yung iba, magkakilala kami. Yung iba, hindi. Pero yung mga lumalabas ngayon, alam po namin sa isa't isa kung gawa ng grupo namin kasi talagang hindi mo mahahalata ang pagka-photoshop. Magaling kami sa ganyan, dagdag pa ni JR. Talagang hindi ko na lang kaya ang pinagagawa nila sa akin at natatakot na rin ako para sa seguridad ko at sa aking pamilya. Saad pa nito? Ayan. Yung iba talagang pinapasama sa sorti para kumuha ng magandang anggulo. Yung iba naman, work from home lang talaga, dagdag pa nila. Ah, okay. Ang pangako po sa amin ay bibigyan kami ng magandang trabaho kapag nanalo raw si Robredo. Pero ayaw ko na, hindi ko na kaya ang pinapagawa nila sa akin. Ani pa ni JR. Okay, plano na lang itong umuwi na lang sa kanilang probinsya para makaiwas sa ano pamang kapahamakan. Alam ko naman matitrace kami ng polis at NBI kaya hindi ko na aantayin yon. Kalas na ako at may ilang kilala pa ako na kakalas na rin sa kanila bago pa kami mapahamak ng husto. Dagdag pa nito. Yan na nga. Si Nanay at ang kampo ni Nanay, mga kababayan, gagawin at gagawin nila ang lahat para lang manalo sila. Lahat ng klaseng pandaraya gagawin nila. Kung napansin po ninyo yung nakaraan, yung tarpaulin ni Bongbong Marcos, ginawang number 10. Sino ba yung number 10 sa balota? Di ba si Nanay? Tapos number 7 si Bongbong Marcos, ha? Panlin lang yun, panlin lang. Oh, may nakita pa ako dito sa amin. Yung tarpaulin na maliit ni Bongbong Marcos, tinakpan ng Lenny Robredo. Oh, pupunta ako mamaya, bibidyohan ko, papakita ko sa inyo, i-upload ko kahit maikli lang. Para makita ninyo yung gaano sila kahindi patas kung lumaban sa politika. Kaya Nanay, wala na. Yung mga ibang Photoshop artist mo dyan, masasakote din yan. Kaya kayo, mga Photoshop artist, oy, kumalas na kayo hanggat maaga pa. Hanggat hindi pa kayo lalo nakikilala. Baka pag dumating ang araw, pagsisihan niyo po yan. Lumagay tayo sa tama, mga brad, mga sir. At kung meron pa kayo nalalaman, send niyo po sa aking Facebook page yung inyong mga impormasyon. Pati yung mga hard and soft na copy ninyo, yung PSD at saka JPEG. So, send nyo at isisiwalat natin dito sa channel na to para mapahiya yung kampo ni Nanay. Okay, so hanggang dito lang tayo, mga kababayan, ha. Maraming salamat sa inyong pagsama at pasyadong mahaba na. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.